guys, welcome back to my channel. And for today's video, we'll be creating the eyebrow tint. Ngayon guys, naka-makeup ako pero tatanggalin ko to later on. Pero sabihin ko muna sa inyo kung ano yung gagawin natin. So, gagawin natin yung how to tint your eyebrows at home. Yes, ginagawa ko na to guys, and this is perfect lalo na kapag magsiswimming ka or may outing o yung pag nasa tubig ka ganyan pero gusto mo may kilay ka pa din. So, para sa inyo to guys. So, before we started, make sure to subscribe on my channel down below and click mo na rin yung bell para maging notified ka whenever I uploaded my videos on my YouTube channel, guys. And if you're new here, welcome to my channel. So without further ado, let's get into the video, guys. Bago tayo magtungo sa pinaka-eyebrow tint, kailangan tanggalin ko muna tong makeup ko sa mukha ko kasi nag-film ako kanina, and then kailangan natin tanggalin lahat ng residue ng makeup, tapos maghihilamos ako gamit yung facial wash ko, yung Lux Organics na AHA BHA. Kung gusto nyo mapanood yung review about that, yung link nasa description box below para makita nyo guys. So, ang gagamitin ko pala by the way today is gagamit muna ako ng wipes, which is from Fresh Skin Lab Tomato Glass Skin, yung kanilang makeup remover, para bago ako maghugas ng mukha, nakatanggal na yung makeup residue ko, mas mabilis mahugasan at ma-double cleansing yung mukha ko. So I'm just gonna wipe all of this makeup and mamaya mag-facial wash tayo. Okay guys, I'm back. And nakapagugas na ako ng mukha. Yan, wala na talagang residue na natira ng makeup dyan sa aking face. Tignan nyo naman. Kita nyo na yung mga blemishes ko dyan. Okay naman na ako sa hair strands or eyebrows ko. What I meant to is, gusto kong malaman nyo kung paano mag-brow tinting sa house. Yung mabilis lang, alam nyo yun. Tapos, pwede na pang Honda. Kapag tamad ka magkilay, pwede nyo itong gawin para mas less hassle. Pero, just to let you know guys, kapag gagawin nyo to, itong brow tinting na to, kasi ang gagamitin natin dito is hair color, right? Yung pangkulay talaga sa buhok. So, mag-testing muna kayo kung hindi ba kayo allergy or alam mo yon, para hindi tayo magkaroon ng problema whenever na gagawin natin to. Ang gagamitin natin pang brow tinting sa ating kilay is itong Vegan Permanent Powder Hair Color. Kung ibang ka-office mate ko, tinatanong ako kung paano ba mag-brow tinting kasi pag pumapasok ako dati sa office is hindi na ako nagkikilay. Ito lang, nag-brow tinting lang ako sa bahay. Alam mo yon, para mabilis lang, hindi na kailangan magkilay anywhere. So, ito siya. I'm using Vegan in the shade Dark Brown, guys. Gilid nito, may nakalagay yung mga ingredients niya. And made in Thailand. So, made in Thailand siya. 12 months to use when you open. Sabi dito, it is a permanent powder hair color ideal to cover gray softly. So, hindi naman natin siya gagamitin dun sa gray hair natin. Gagamitin natin siya sa kilay. Sabi dito, it is long-lasting, no harsh odor, easy to use, smart-saving, and natural essence. This is contains with seaweed and oriental berry extracts. Okay? Nasa likod yung mga pinagsasabi ko sa inyo. Ayan, nandiyan siya sa likod. Dito naman sa kabilang gilid, andito yung caution. And sabi dito, read the instruction leaflet carefully before use. Yung leaflet nito guys, nasa loob. So, sabi dito, it is hair colorants can cause severe allergic reaction. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo kanina, kaya kailangan mong mag-skin test. Sabi dito, a skin allergy test must be conducted 48 hours before each time you color your hair.
48 hours. So, approximately, that is 2 days, guys, bago kayo gumamit ng pang hair color na gagamitin nyo. Lalo na sa mukha to, guys. Okay? So, more careful kapag gagamit tayo ng anything sa face dahil triggered tayo dyan. Baka may mga lumabas na kaik-ikan sa face natin. By the way, yung manufacturing date and expiry date nga ay nasa baba. Dito, sa bottom part ng box. Pag open mo, ito yung sinasabi nilang leaflet. Ito yun, guys. Ito yung leaflet na sinasabi nila na basahin mo yung instruction, allergy test, and all the stuff. Pag open mo, meron siyang ganito kaliit na powder dye. Oh! Ayan, di ba? Ang cute. Kasama nito is meron siyang gantong container na maliit, which is eksakto kasi dito ko nilalagay yung powder and then dito ko na rin siya hinahalo dito at the same time. Kailangan mo lang ng brush pang kilay. So, I'm using this kind of brush pang shape sa aking eyebrows, okay? Maglalagay tayo ng konti dito siya para makita nyo and then we're gonna put some. Ganyan lang kakonti yung gagamitin natin. Kasya na yan sa ating dalawang eyebrows. Kapag nalagay mo na yung powder na ganyan, make sure na lalagyan mo siya ng water. Nalagyan ko na siya ng water. I don't know kung nakita nyo, pero ayan. Nahaluin lang natin siya. Mas maganda kasi mag-apply ng gantong eyebrow product na tinting kapag kahugas talaga yung mukha mo, yung walang any residue na makeup, hindi ka nag-oil up, para kumapit yung pangkulay talaga sa eyebrows natin. And nagtatagal to, guys, at least 3 days or pinakamatagal na yung 1 week. Pero approximately 3 days to, guys. Ito, I'm gonna use my dark brown from Detail. Pero ang gagamitin lang natin dito is tong any spoolie, kung may mga spoolie kayo dyan na ginagamit. Yan. Tapos, i-brush lang natin siya pataas para alam natin yung susundan natin. Ako, ang gusto ko lang gawin, i-fill in ko lang yung brows ko, pero hindi naman yung sobrang kapal kasi baka maging Betty LaPea tayo. Ngayon, kuha ka lang ng konting product dito sa yung pinaghaluan. Tinan nyo, guys, color black na siya, di ba? Pero dark brown tong kinuha ko. So, and guys, I'm gonna start my eyebrows pala into the tail part para alam ko yung susundan ko. So, let's start. Ganyan yung mangyayari after applying your eyebrows. Medyo dark siya, pero pag inalis nyo yan, mawawala din yan maya-maya. Napapansin nyo, hindi pantay yung eyebrows ko, pero they're sisters. Kapag naramdaman nyo na siya na medyo matigas na siya, dry na yan, guys. Pero sa akin, lalagyan ko pa ng konti yung pinaka-tail niya para at least dun mag-darken, dun mag-fall out. Pinaka-dark area para ombre looking yung aking eyebrow. Ita-touch up ko lang yung pinaka-tail. Tapos, guys, let's wait to 5 to 10 minutes. Approximately, yung pinakamatagal na waiting time neto is 15 minutes only. Nasa sa inyo kung mas papatagalin nyo, but I would prefer na 10 to 15 minutes, it's done. Dahil pwede na siyang mag-rinse off. And so, intay lang ulit tayo and then I'll be back kapag tatanggalin na natin siya. I'll just use the wet wipes later para makita nyo kung paano ko siya tanggalin. 1 eternity later. Guys, ayan, finally, tuyo na yung aking second coating. So, ngayon, tatanggalin na natin siya. I feel na okay na siyang tanggalin kasi
medyo matigas na siya. Diba? So, ngayon tanggalin na natin siya. I'm gonna use the another wipes from the tomato glass skin. Ito muna yung gagamitin kong wet tissue na para tanggalin yung residue ng bango. Residue ng kilay, okay? Nag-leave na siya ng stain, so pwede nyo na siyang tanggalin. So guys, ayan, natanggal ko na siya ng wipes ngayon. Ang gagawin ko is, kukuha lang ako ng toner. And I'm gonna use this tomato glass skin toner. Tapos, alagay ko siya sa cotton pads para double cleansing yung mangyayari sa aking eyebrows. Para talagang alam natin na walang residue na matitira ng pangkulay. Alagay ko lang siya dito. Tanggalin ko yung excess residue ng pangkulay na nilagay natin. Ito na yung kinalabasan ng ating kulay, guys. Wala akong makeup pa, tinanggal ko na. Naka-lens lang ako kasi kailangan. So, tinan nyo, guys. Wow! Brush up na lang. Kapag tinatamad ka, brush up na lang ng kilay. Kasi meron ka ng kilay. Ganda na ng kilay natin, di ba? Easy! Kung nag-enjoy kayo at may natutunan kayo, waterproof kilay natin. And just like this video, comment down below if isa ka na rin sa gumagawa ng mga hacks na to or if ever na gusto mo rin siyang gawin, guys. So, make sure to subscribe on my channel down there, guys. And click mo na rin yung bell para maging notified ka whenever I uploaded video, guys. Okay? And don't forget, have a good one. I love you all.